Nandito tayo para ipahayag natin ang ating damdamin at ang mga nakikita natin sa paligid sa kasulukoy ang panahong ito. Ako po si Reverend Jerry Yanes ng Angeles, Pampanga, isa sa mga tahimik na sudad dito sa bahaging ito ng Luzon. Ako po ay retired minister sa loob ng 33 years. I am a professor of history and English, especially World Studies and Asian Study. Ako rin po kasalukuyan ang advisor o isa sa mga advisor ng moral and spiritual change and progress dito sa Pampanga. Na matanggap ko ang imbitasyon dito, ako po ay hindi umaasa na makatanggap ng imbitasyon muli upang makapagpahayag ng aking mga nakikita at nararamdaman. Ako po ay nagre-representante, tinanggap ko ito, pangirepresentante, yaong mga church leaders natin na ang kanilang great concern is to continue uphold the rule of law, proteksyonan ang moral at ang espiritu, hindi lamang ang moral at ang espiritual na kalagayan ng ating mga mamamayan mula sa loob ng iglesia, ng church, hanggang sa labas, na manatili ang kapayapaan, ang kaayusan, at mailigtas natin ang ating mga kabataan sa kasalukuyang nangyayari ngayon dahil bumalik sa lansangan ang droga. Sa nakaraang administrasyon, nagkaroon ng ilang taong pananahimik at nakita natin na tayo ay maaaring lumabas ang bahay kahit madilim. Kahit na ang ating mga kabataan ay uuwi galing paaralan o sila'y mamasyal sa gabi, ay hindi sila natatakot o mga magulang. Ngayon po, natatakot na naman ang ating mga kabataan. Where is the church? Napansin ko po, at maaaring napapansin na rin natin, nasaan ang eklesya o ang church? Dati, ako po ay mayroong malaking respeto sa ating Roman Catholic Church hanggang ngayon. And we need to respect each other's faith and doctrines, anuman ang ating paniniwala. Kailangan yan. Dahil ang Diyos ay nakatingin sa puso at hindi sa ating mga itinuturo sa ating relasyon sa Kanya at pinapahalagaan Niya. Ngayon po, noong nakaraang Marcos and Jim, pinangunahan tayo ng Roman Catholic Church. They were the leading force to lead the people para magkaroon ng people's power. And we are so grateful dahil sumunod ng maraming tao at napabagsak natin ang reyong ito. Nakita ng maraming tao ang pang-aabuso at kahirapan ng mga maraming Pilipino. Ako po ay kung nasa kolehiyo nung panahon na yun, ako ay sumusunod sa mga nangyayari dahil ako rin po ay napabilan sa mga aktivista nung ako ay nasa kolehiyo kahit sa maiksing panahon. Ngayon po, sa kasalukuyan, malinaw pa sa sikat ng araw ang nangyayari sa ating bansa. Tingnan ninyo, nagkalat ang mga American bases sa ating paligid. Kami po sa Angeles City, kami malapit sa Clark Air Base. Nasa norte kami. Marapit din po kami sa Subic. At kung magkaroon ng digmaan at hindi ito mapigilan dahil meron tayong mga nakatalagang mga American bases dito sa Pilipinas sa ating lugar at meron pang mga missile system at kung magkaroon, matrigger ang digmaan, ang unang-unang tatamaan ay ang mga base militar at ang mga paliparan natin. Nandiyan pa rin ang gutom. Maraming walang trabaho sa nakaraang mga sunod-sunod na bagyo. Ang ating mga kababayan ay nanatili sa baha. Nanatili sila sa mga tolda. Walang bahay, nakikitira. Meron ba tayong nakita? Meron ba tayong narinig na sila ay ating tulungan at pagkaisahan natin na tayo tumulong? Anong ginagawa? Ayuda, minsan ang pakain, ngunit walang pagpapatuloy na sila'y tulungan upang makaahon sila sa kanilang kalagayan.
Ano pa po? Ang droga ay nanggagaling sa Malacanang. Ayaw. Ayaw pakinggan dahil totoo may nangyayari. Hindi maganda mula sa ating mga pinuno dyan sa Malacanang. Pababa hanggang sa mga opisyal. Doon po sa amin, sunod-sunod ang raid ng mga pulis. Hindi na babawasan. Nagsawa na po ang aming mga kapitan sa paulit-ulit na raid at pagkakakulong ng mga kabataan. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, nandiyan na naman sila sa labas. At ano ang balita? May mga protector sila. Ano ang ating gawin bilang isang church? Tayo bilang isang church, kami, patuloy kami nalangin, patuloy namin tinuturuan ng aming mga tupa na sila ay maging mabuting mamamayan. Proteksyonan nila ang kanilang karapatan. Gawin nila magagawa nila na palakihin ang kanilang mga anak at turuan ng bawat isa na matakot sa Diyos. Ngunit hindi sapat ito kung paglabas nila sa church ay nandidyan sa paligid ang mga taong handang manira at pumasok sa kanilang mga tahanan at agawin ang ating mga kabataan at turuan sila na gumawa ng masama. Ang nangyari po sa nakaraang mga araw sa paglusob sa isang church, hindi man natin tinatanggap o marahil tayo napapangiti sa kanilang pastor dahil sa kanyang mga sinasabi o sa kanilang paniniwala sa nakaraang mga araw. Ngunit hindi natin makakaila, ito ay isang sagradong lugar, isang lugar na kung saan nananatili ang pagtuturo ng moralidad at spiritual na magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos at sa kapwa. Ngunit ano ang ginawa nila? Nasaksihan natin yan. Yan ay hindi posible mangyari din sa susunod na mga araw sa mga iba pang mga church dahil ang state ay maaaring pumasok sa church pero ang church ay hindi maaaring makialam sa state, sa politika. Hindi ba? Kaya tahimik ang marami ang mga religious leaders. Bakit? Nang doon ang takot na baka ma-involve ang church sa politika. Ngunit tingnan ninyo ang Biblia mula Old Testament and the New Testament. Hindi ba? They condemn also the leaders in the political arena. Nagkaroon ng mga crusade. Even in the time of Jesus Christ, before Jesus Christ was baptized, nandiyan si John the Baptist, he condemned them, yung mga sundalo, yung mga pinuno katulad ni Herod. And then Jesus Christ came. He was baptized and he began his ministry. He condemned them too. Maging ang mga religious leaders na nakikisang ayon sa gawang masama, kinondem niya sila. Ano sabi niya sa kanila? Para kayong mga nitsong pinturado sa labas. Ngunit sa loob ay puno ng ano? Bulok na buto. Ano sabi niya? Ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar. At ang Diyos ay para sa Diyos. Hindi lamang yan tax ang sinasabi niya doon. Servisyo, paglilingkod, pagsunod sa batas. At ano? Ang dapat tingnan ng bawat isa sa atin. Ang church at ang state, bagamat ito ay magkahiwalay, ngunit tingnan natin, unti-unting pinapakialaman, pinapasok na rin ng mga ano, ng mga politiko. At ang mga church leaders ay involved na rin sa politika, pero tahimik sila. Bakit? Bakit sila tahimik? Ayaw nilang masali ng lantaran. Pero nandiyan sa loob ng church ang mga politiko. Tumatanggap ng mga tulong sa mga politiko. Hindi masama yun para sa church, para sa mga tao natin sa loob ng church. Ngunit saan po yung nangyayari? Bakit hindi tayo nagsasalita sa nangyayari ngayon? Bakit tahimik ang church? What the church can do? Where is the place of the church today? Hanggang ganito na lamang tayo, manahimik?
Manalangin, tama. Palaguin ng spiritual at moral na kalagayan ng mga tao sa loob ng church. But someday, magigising tayo. Kawawa tayong lahat. Lalo-lalo na ang ating mga anak. Salamat po.